Hello, magandang araw mga bro. Ito, meron tayong gagawing CRT TV GBC 21 inches. Bali yung ano to mga bro, yung slim. And ang sabi ng may-ari dito, may power naman, kaya lang mga 5 minutes daw. Kung minsan wala pang 5 minutes, namamatay na. Kaya ito yung i-check natin. Ang model number pala nito ay yan, AB21ST19V. Mga ganitong klase ng GBC mga bro. Ano din to? Marami ding sikreto ito. Nakapag hindi natin alam, ay talagang ano din, kakaproblema din tayo. Check natin kung may power nga. Imit ka. Para tulungan kami, para muling mag-iisa ang ating syudad. Obserbahan ko lang ng ano mga bro, hintayin natin na ano siya, mamatay. Eto mga bro, bali ano na siya, ano, namatay na siya. Ayan, nag-blink. Pakita natin yung ano niya, blinking niya. Ayan o, nag-blink yung indicator. Kita ba sa camera? Hindi makita. Ayan mga bro, bali nag-blink na siya. Ano pala to mga bro, pag naumpisan niyang ano, mamatay, kahit na i-power on daw, ano na, hindi na aabutin ng 5 minutes. Ayan, mapapansin natin mga bro, maraming indication ng mga nag-o-overheat na parts. Kagaya dito, makikita natin, i-close up natin. Ayan. Nangingitim dyan banda. Pero ang alam ko na cause nito, yung namamatay, ayan o. Nangingitim din yung resistor doon sa B+. Mapapansin natin na medyo nagawa na din to noon. Marami ng mga hinang dito na resolder. Yun sa vertical section, horizontal. Okay, mag-voltage checking tayo. Okay, sukatin natin yung B+. Ang B+ nito ay 115. And nasa 116 pa siya. Okay, subukan nga nating taasan yung ano niya. Yan, bali mayroon pa siyang raster ngayon. Subukan nating taasan yung screen kung mamamatay. Yan, bali tataasan ko lang yung boltahe ng screen niya. Ayun, namatay siya. Nung tinasan ko yung boltahe ng screen or G2, namatay siya mga bro at bumalik siya sa... Ayan, nag-blink. Hindi natin masili pa. Ayun, nag-blink. Ang problema nito, pag ganito na... Pag tinaasan mo yung screen niya, yun, namamatay. Ito mga bro, itong nakikita natin na ayan, nasunog na yung PCB ng ano. Ayan, nasunog na. Bali, ano yan, dalawang 1 ohms ito. Nakaseries yan sa B+. Ayan mga bro. Sigurado nag-ano na yan, nag-change value na yan.
tumaas yung value niya. Okay, sukatin natin. Kasi kapag tumaas yung value niyan, siyempre, mababawasan na yung current na pumapasok sa flyback natin. Yun na yung nag-focus na mag-shutdown siya. Sukatin natin yung resistance nitong dalawang resistor. Bali, dalawang 1 ohms ito, dapat ang masukat natin nasa point lang kasi nakaparallel siya. Yan, medyo ano siya mga bro, mga 1 point something na siya eh. 1.8. Okay mga group, tanggalin natin to. Okay. Sukatin natin. Okay mga bro, nasa 3 point something na. 3.5 ohms. Yung isa naman. So mataas na 'to mga bro. Okay, papalitan natin 'yan ng ano. Kahit isa na lang na point something. Magbunot muna tayo diyan mga bro. Ito yung nakuha natin diyan sa scrap natin. Papalitan na lang natin ng point. Ano, 0.18. Na lang yung lalagay natin dito. Kahit isa na lang kasi mababa naman yung ano niya, resistance. Ayan mga bro, nilagay na natin. Bali, isang 0.18 na lang nilagay natin na resistor. Okay, subukan natin ngayon. Taasan natin yung ano niya. Screen voltage. Sagad na natin. Ayan oh, nakasagad na 'yan. Hindi na siya namamatay. Papakita ko ngayon yung ano niya, yung screen niya. Makikita nyo mga bro yung ano, yung retrace line. Nakasagad na yung ano diyan, nakasagad na yung boltahe niya doon sa G2 or screen dito sa may FBT natin. Yan, hindi na siya namamatay. Kanina nung hindi pa natin napapalitan yung mga resistor, konting taas ko lang ng screen, namamatay na siya. Yan yung indication na nag-high value na yung resistor doon sa B plus line natin. Kaya kapag tinataasan natin, shutdown agad. Ito kahit na taas ba, tinataasan natin, naka-full na yan, hindi siya namamatay. Yan o. So, yun lang yung pinaka-problema nito mga bro. Yung resistor na yun. Naka-series sa B+. Nag-high value siya. Yung resistor na yun. Yung kasi yung ginagawa ko eh. Para ma-shortcut natin kung may problema yung resistor doon sa B+ line. Ginagalaw ko yung screen ng FBT. Konting taas lang doon sa screen. Okay, plug in ulit natin. Pag namatay na, hindi mo na siya hihintayin ng mga 5 minutes o ano. Ayan. Bali, naka-full na yan. Gawin natin ng normal. Okay, lagyan natin ng antena. Ayan na mga bro. Bali, mga ano na yan. Mga 10 minutes na. Inobserbahan ko siya. Okay na. So, yun lang yung pinaka-problema niya. Yung resistor naka-series doon sa B+ line.
Okay, sana may natutunan na naman kayo sa ating ano ngayon, ginawang video. Okay, maraming salamat mga bro. Eto mga bro, bali pinasyal ko naman yung pamilya ko dito sa ilog. Yan, doon sila. Yung pinakataas nito mga bro, may tourist spot dito, Tangadan Falls. Sa susunod, ipapasyal ko kayo doon. Ayan, yung pamilya ko. Enjoy na enjoy sa panliligo. Ito lang, simple lang yung baon namin. Inihaw na bangus. May pansit. Ito yung special. Ewan ko kung anong tawag nyo dito, pero dito sa amin to kardis. Kardis na may native chicken. Yan, bali kinatay ko to kahapon, dalawang ano to mga bro, yung native chicken na ulikba. Pero hindi pa siya hindi pa siya pure na ulikba. Hindi masyadong itim yung buto kasi yung purong ulikba, itim talaga yung buto. At saka yung balat. Yun, enjoy pa yung mga bata. Mamaya lang kakain na kami.